Yan guys, good morning o good afternoon saan ka man naroroon, lalong-lalo na sa aking mga taga-subaybay na OFW. Saludo ako sa inyo. At kung first time ka sa aking channel, no, my name is Policia ko. I am criminalistic. So, okay, pag-usapan natin ngayon ang nakaw. So, preferable, applicable ito sa Pilipinas, no? But kung kahit nasa ibang bansa ka, kung alam mo yung salitang nakaw, ay hindi mo mababiolate itong crime na nakaw, theft. Ngayon, pag-usapan natin yung theft, definition, at yung elemento na limang elements. So, para lang guys sa inyong idea, pag tinawag na crime, theft, or any crime, mayroon po yung mga elements. So, one of that na magkulang ay hindi po yung mapapasok sa krimen na yon, or maaaring iba ang mapasukan. Diba, mayroon nga theft, robbery, theft with robbery. Oh, yun. So, ngayon, pag-uusapan muna natin, focus lang muna tayo sa theft and five elements. So, by the way, isang thumbs up kung gusto mo yung ating mga channel, mga content, at likes, comments, yun mo guys. So ngayon, ano nga ba ang nakaw, theft? O base sa article, revised penal code, article 308, the theft is committed by any person who with intent to gain but without violence against or intimidation of persons nor force upon thing shall take the personal property of another without the latter consent. Yun po ang definition ng theft. So, punta tayo sa five elements of theft. Number one element is the taking of personal property. Taking of personal property. It's a number one. Mahalaga yan. So ngayon, elements number two is what's that? The property belongs to another. So hindi kanya. Kinuha mo yung property pero hindi iyo. The taking away. Number three is the taking away. The taking away was done with intent to gain. So, intent to gain. Keyword, intent to gain. The number four is the taking away was done without the consent of the owner. Yeah, number four. And number five, the taking away is a conflict without violence. So, walang pambersahan, walang pananakot or violence. Okay? So, iyon pong limang yon ang elements ng crime. So, ngayon, example la, kapag nakapulot ka ba ng, sabihin na natin, wallet, pero walang ID, pero may pera. Let's say, 1,000 pesos na pulot mo. Sa establishment, so, kapag yun ay kinuha mo, ginastos mo na yung pera. Ngayon, may naghanap. Na-trace ngayon na ikaw ang kumuha. Patay. Tanong, papasok ba ito sa nakaw? Papasok ba sa nakaw? So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa sa tanong, sa sagot. Papasok po ito. Yes. Bakit? The crime of theft, it was consummated the all elements. So, sa isahin natin. Diba? Balik tayo sa
Number one, elements number one is the taking of personal property. The money is personal property. The answer is yes. Diba? Yes. Kasi hindi sa'yo yun eh. The elements number two is the property belong to another. Sagot, yes. Hindi may iyan. Belong sa iba yun eh. Di yes. Diba? So, number three. The taking away was done with intent to gain. Nagkaroon ka ng intensyon. Diba? Nagkaroon ka ng intensyon kasi hindi mo sinuuli sa proper authority o sa proper na may-ari noon o sa proper salus imposition. So, the elements number 3 is consummated also. Away was done with intent to gain. Nagkaroon ka ng intent to gain. Di ba? And number 5, the taking away is accomplished without violence. Nakuha mo na nga, pero wala naman saktan, wala naman violente. It is true. Number 5, yes or no? Yes. Ang sagot. So in short, the crime of theft is consummated. So na-violate mo. So ngayon, pwede kang kasuhan ngayon. Pwede. Pwedeng pwede. Hindi lang pwede. Pwedeng pwede. Okay guys ha? Lesson learned. Kapag may nakuha anything na may value, you shall return or you shall turn over to the to authority. Hindi man sa may personal may-ari sa authority. So kung muli yan, may mga lost and found section yan, doon mo i-turn over. Kung nasa labas ng mall, kung medyo malapit pa, doon sa ipasok mo sa mall para i-turn over. And kung nasa daan, wala naman tao, pero may camera, diba? Kung nasa kalsada, it should be turned over or shall turn over to the nearest barangay. That's it. Kasi kahit mayroong maghanap dyan, napatunayan na napulot mo pero i-turn over mo, so that's it. Hindi ka ma-charge ngayon ng nakaw. Pero kapag napulot mo, hindi mo sinauli at may naghanap nyan, may CCTV na nakuha na ng footage, hindi mo ngayon sinauli, you are liable for crime theft. So, simple lang. Maraming nai-interpret itong tip na to. Maraming nami-misinterpret. Ay, nakupulot ko lang yan. Eh, hindi ko naman to sinasadya. Kunin ko na lang. Kung may maghanap, ibibigay ko. Eh, kung walang maghanap, hindi ko ibibigay. No. It's not the policy. Hindi po yan ang batas. Hindi nga policy to, batas to. Diba? Kung ikaw ay nakapulot ng anumang bagay at hindi sa'yo, huwag mong kunin para hindi ka ma-charge na crime na theft. So, yan guys. So, sana it's clear na malinaw na masmasang kayo sa inyong malalim na pag-iisip kung paano ito nakukonsumit ng crime na theft. Simple lang, pero paulit-ulit natin narinig ito. Kaya sa iba, sabi ko, swerte mo lang at walang naghanap niya. Kung may naghanap, paktay kang bata ka. Diba? So, ngayon guys, I call your attention for likes and share kung gusto niyo itong mga ganitong content. Puling nagsasabi, my name is Polisyako. Hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. So, see you my next video guys, no? Sana nagustuhan nyo itong ating video. At nang dahil sa inyo, lumalago na ang ating channel. So, maraming salamat sa suporta nyo. Ito ay utang ko sa inyong. So, sana patuloy tayong magsama-sama sa mahabang panahon. Ito mag-YouTube guys ay hindi lang to one time or two time. So, maaaring tumagal ito ng mahigit 10 taon ang pagsasama natin. So, yun guys. Thank you again for your watching.
At hayaan nyo pagkagandahan natin yung ating background. Pag medyo nakaluwag-luwag tayo, bibili tayo ng TV, magandang background, ano pa, magandang sipat. Guys, thank you for watching.